Habang binabaybay namin ang daanan patungo sa talugtog na Baisiha, maraming sumasagi sa aking isipan. Sa vlog nito kasi sadyain namin ang isang grupo ng mga taong nagmamahal kay Frances Liho Marcos. Masidhi ang kanilang damdamin na ipakilala ang isang Frances Liho Marcos sa mga kaibigan nila. At ito ang ating sadya. Bakit nga ba ganito? Bakit nga ba gano'n na lamang ang kanilang pagmamahal sa isang Frances Liho Marcos? Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW. Nandito na tayo sa Talugtog, Nueva Ecija. Sa lugar na ito, dalawang tuda ang nagmamahal kay Frances Liho Marcos. Ang Market Tuda at Sikap Tuda na pinangungunahan ni Sir Vince Dacayo. Sila ang mga taong naging dahilan kung bakit pinuntahan natin ang lugar na ito. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung bakit ganito na lamang ang kanilang pagmamahal sa isang Frances Liho Marcos. Naabutan kong busy ang dalawang grupo sa pagpapakilala kay Frances Liho Marcos. May naglalagay ng tarpaulin, namimigay ng flyers at mga t-shirt. Kitang-kita ko ang saya sa bawat isa na talaga namang patuloy na nag-iikot sa kanilang lugar. Dito na pagtanto ko bakit ganito kasidhi ang kanilang damdamin at bakit ganito nila kamahal ang isang Frances Liho Marcos. Kung ating babalikan ang kasaysayan, halos 2 taon na ang lumipas nang pumutok ang pandemya sa ating lugar. Maraming mga establisimento ang nagsarado at maraming mga trabahador ang nawalan ng trabaho. Mga taong nawalan ng trabaho, mga magsasaka, kabilang na roon ang mga tao ng Nueva Ecija. Kung kaya't sa paglabas ni Frances Liho Marcos, inangkat niya ang lahat ng bigas ng mga magsasaka ng Nueva Ecija na siya namang pinamahagi niya sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ito marahil ang rason kung bakit malapit ang isang Frances Liho Marcos sa puso ng mga tao ng Nueva Ecija. Ito marahil ang rason kung bakit sa pagkakataong ito, ibinabalik nila ang pagmamahal na kanilang natamo nung pagsibol at pagputok ng pandemya. Mo, taong bayan, yung nagugutom na nangangailangan ito. Ako, hindi ako yung pinahihirapan mo. Kaya kong mabuhay, kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Ito ang senaryo
ng kaganapan noong lumabas ang isang Francis Leo Marcos. Ito ang pangakong kanyang sinabi at binitiwan para sa mga taong nasa lilayan ng lipunan. Isang pag-asa. Isang pag-asa sa pamamagitan ng pagpuno ng kanilang pangangailangan sa tiyan. Bigas para sa mahihirap na mamamayan. Kaso, wala pa to sa kalahati. May kasunod pa. Imbis na mapabilis mo sa pagsabi ko nga, in every law, there always been an exemption as long there is a justification. Yung nga hun checkpoint ng kapulisan na pinagdaanan, pinalusot po sila. Bakit po? Ano ba ang nakalagay? Ano ba nakalagay? Nueva Ecija, Palay Rice, do not delay! Dito, lumabas ang pangalang Francis Leo Marcos. Dito inilunsad niya ang isang mayaman challenge. Isang mamamaraan ng paghamon sa mga mayayaman at may kakayahan na lumabas at makilahok tumulong sa mga taong naghihirap na nasa kakalsadahan. Siya lang ang bukod-tanging tao na hindi politiko, bagamat hindi natakot na lumabas at mamahagi ng kanyang mga kayamanan upang ang taong nagugutom ay matugunan ang pangangailangan ng tiyan. Kung tayo magkita, hindi kita atrasan. Wala akong binigay na pangalan. Di ba? Ngayon, kung tinatamaan ka sa vlog ko, o ikaw talaga yung pinatatamaan kung hindot ka. Ngayon, problema mo yon. Ngayon, kung hindi naman ikaw yung pinatatamaan ko, at ikaw na may mabuting tao, aba, pinapalakpakan kita. Mabuti kang tao kasama ka dito sa advocacy ang ginagawa ko. Dahil sa videong ito na pagtanto ko, na ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng mga taga Nueva Ecija si Francis Leo Marcos. Malaking tulong ang pag-angkat niya ng bigas sa mga magsasaka. Malaking tulong ang pag-angkat niya ng kalabasa na siyang pinamahagi ng mga taong nasa lilayan ng lipunan. Sa pagkakataong ito, nasumpungan at nalugtungan ang mga magsasaka ng Nueva Ecija na mabuhay sa panahon ng pandemya. Maraming salamat sa katapangang ipinakita at ipinamalas ng isang Francis Leo Marcos. Dahil dyan, tumatak sa isipan ng bawat Pilipino na may isang taong nagmalasakit, nagmahal, at talaga namang matapang na lumabas at tumulong sa mga mahihirap na mamaya. Maraming salamat, Francis Leo Antonio Marcos. Maraming salamat po. Yeah.